Good morning, nandito tayo ulit ngayon sa ating greenhouse. At kung napapansin nyo, nilipat ko yung ibang lolyubionda dito sa kabila. Dati siya dito. Kasi meron akong napansin dito sa ating lolyubionda. At diba ano siya, nilipat-lipat natin. Kasi gumawa tayo ng kanilang paglilipatan. So ngayon, ang nakikita kong problema dito sa ating lolyubionda ay nagkakaroon siya ng root rot. Nangingitim yung kanyang mga ugat. So hindi ko sure kung ano yung cause nito. Pero gagawa natin ang paraan. Titingnan natin yung paraan na nakita natin sa ano, sa internet or sa pagre-research natin kung ano ba yung pwedeng remedy dito. Kasi although malusog yung kanyang mga dahon, ayan o, pero yung ano niya kasi, yung mga ugat, isa sa tinitingnan natin kung malusog yung isang lettuce is kapag white yung ugat. So ito, malinaw na root rot ito. So ngayon, ang gagawin natin, subukan natin na putulan yung ugat. Sa ganung paraan, ayon sa nabasa ko, ay tutubo ulit yung ugat ng panibago. Kumbaga, papalitan siya. So putulan natin, tingnan natin kung ano, sabay-sabay nating malalaman kung totoo ba yung ating napanood. So yan, putulan natin para daw magano siya, magpalit ng panibago. So isa sa dahilan din ng root rot ay sobrang init. Pero kung napapansin nyo, yung aking greenhouse, mababa lang talaga siya. Pero makapal yung aking shading net. Yan. Tapos meron din siyang hangin dito. So, tingin ko, ang dahilan nito is yung paglipat-lipat natin sa kanya. Kasi hinila-hila ko to nung ano eh, nasa lapag siya. And sobra akong kinabahan dun kasi tingin ko nabulabog natin yung kanyang root system sa loob. Yan. Ganyan nga pala yung ano ko, yung butas, kasi una yung mga butas-butas na bilog yung ginawa ko. And syempre, habang tumatagal, nag-re-research tayo ng mga mas makakabuti dito sa atin. And syempre, hindi natin yan susubukan. Hindi natin yan malalaman kung hindi natin susubukan. Pero ang pinagtataka ko, bakit itong isa ay maayos naman yung root system? Itong lalik natin, ayan. Ayan. Maayos naman yung root system nila. Although may mga itim-itim, pero kulay yan ng ano eh, ng kulay yan ng kokopit. And kung makikita nyo, yung ano, malulusog naman yung halaman. So, sabay-sabay nating aabangan yung result nito. Kung makakasurvive pa ba ito, lolyubionda natin. Or magpapatuloy yung kanyang pagbubulok ng mga ugat. At mamamatay na siya. So, pinapakita ko to sa inyo kasi para sabay-sabay nating malaman or kung sakali maiwasan yung mga ganong katulad nito. Ayan o, kulay itim. So, tatanggalin na natin yan. Iiwan natin yung kulay puti. Ayan. Ito. Nangingit. Although may mga ugat na kulay
puti din. Ayan. May mga ugat na kulay puti. Siguro yun na yung mga panibagong ugat na lumabas sa kanya nung nilipat siya dito. Kasi aminado ako na talagang naano siya, no, nastorbo talaga siya nung nilipat dito. Yung kanyang puno naman, ayan, oh, kita nyo, malusog naman eh. Siguro makaka-recover siya dito. Tingnan natin kung maglalabas siya ng mga panibagong root system. And nandito na pala yung mga panibagong batch natin ng Dabi na na-transplant ko na rin. Tapos nandun yung isa sa dulo. Yung pagmi-misting ko pala dito, ginagawa kong twice a day or thrice a day. Depende, pag sobrang init, tinatatlong misting ko sa isang araw. So kulang pa tayo ng isa dito. Ayan. Duda ako sa init kasi hindi naman gaano naiinitan dito. Sapat lang talaga. Kasi kung init, siguro kasama din to. Kasama din tong iba. Itong nasa kabila. Ito kasi, itong isa na to, na lalik, hindi yan nastorbo masyado eh. Ito kasi hinila-hila ko to nung pinatong sa ano, isang lamesa. Hinila-hila ko to, tapos parang nagkaroon ako ng duda na baka nastorbo yung ugat o nabugbog yung kanyang root system sa loob. Kaya nagkaroon ng kulay itim-itim. Katulad nito, yung structure niya medyo kakaiba. Ito. Tsaka ito, hindi masyadong malaki, hindi katulad nung iba na okay naman. So, i-upload ko ulit yung video na to. I-update ko kayo sa susunod na isang linggo. After 1 week, tingnan natin kung makaka-recover to sa root rot. Kung totoo ba na kailangan lang putulin yung ugat ng mga itim at tutubo ulit ng panibago. So ito rin yung ano natin, oh. Mga lalik na bagong transplant. Pang ano niya ngayon, pang 3 days na transplant dito. And maganda naman yung kanyang ano, tubo. Ayan. So yun lang dito sa ating update dito sa ating mga lettuce. Update ko kayo dito sa lettuce na Lolobionda after 1 week kung makaka-recover ba sila o hindi na. So yun lang, wish me luck. Thank you sa yung panonood at God bless.